And we are back. Syempre tayo nagbabalik. This is game number 2. And yung ating region ay as for today's Chinese region pa rin mga boss. Division 1 bakbakang LBZS versus Extreme Gaming. Sa mga hindi naka-tune in po kanina, panalo game number 1 yung Extreme. And kailangan bumawa syempre dito may ng LBZS. Anong take mo? Do they have what it takes para palagan itong Extreme? Kasi kanina totally na-dominate ng Extreme yun pagdating dun sa championship round. Oo, kayang-kaya naman para sa akin ng LBZS, itong Extreme Gaming, nakita naman natin kanina na early stage of the game, kinaya naman nila laning pace-wise, nandun naman din yung capability nila to lane up against Extreme Gaming. Yun nga lang, nag-fell short yung kanilang effort na tapusin yung laban. Saka nahihirapan din kasi yung Templar Assassin din sa game number 1 eh. So, this time I think, kayang-kaya ng LBZS to. Tingon ko, alam na nila kung ano yung gagawin in order to win up against Extreme Gaming. Mm-hmm. Same hero pa rin naman yung pinipick out ng Extreme. So, alam na nila paano i-counter yan. Ang maganda kasi kay Diki, sobrang space creator niya eh. Kahit sabihin mong malugi siya sa lane, talagang ang hirap din kasi lugiin sa lane ng DK, alam mo, nandun yung regeneration, nakakapag-farm pa rin. Tapos, ang bilis lang ng, I mean, sobrang sulit ng ultimate niya. So, kaya masyado siyang ma-pick out. He can take towers, makunat, no? Oo. Parang overall, pwede pa magiging semi-kin. Initiate or stun, late game. Talagang, in one package, yung Dragonite, mapa-early, mid, mapa-laning pace, mapa-mid game, mapa-late game. Ganun kasulit dito yung isang Dragonite. Pero LBZS still went for that talk. Kung Kapik, kanina no role ba nung nilaro nilang kung mid? No? Offlane. Offlane? Oh. So, minid nila yung Viper. Oo, minid nila yung Viper. At nanalo naman si Viper up against Queen of Pain sa laning phase. Yun nga lang, isa kasi sa downside ni Viper, sabihin natin malakas siya sa laning phase, pero kapag talaga teamfight na yung pag-uusapan, kahit tabol, itong isang Viper eh. And Queen of Pain naman, alam mo naman teamfight, nandun yung kanyang burst damage, magic damage, at the same time, you can easily go in and out sa teamfight with that blink na meron siya. And si Viper kasi talagang ma-disable lang, wala na. Tapos na. Unless talaga makapag-create siya sa teamfight, which is hindi nangyari kanina. So, we'll see. Right now, Hoodwink yung naging sagot dito na Extreme Gaming sa Kunka. Kasi alam naman natin, Hoodwink with that break, talagang manlalambot yung isang Kunka. Para, kaka-Hoodwink, isa sa mga natural carrier din yan ng Spirit Vessel, if ever. Kasi, ayan. Usually, position 4. So, Radiant team back. Na natin. And kailangan nilang at least baguhin yung blueprint nila pagdating sa drafting. Kasi nag-take sila ng strategy kanina na pag nag-work out sa mid-game at na-run at Yudota nila yung kalaban, kayang-kaya nila manalo. Kaso, may expiration date yung mga ganong klaseng hero. So, maybe need nila at least mag-take ng gamble like late game na carry para at least kung haantong man tayo sa ganong point, kaya pa rin nila sabayan etong kupunan ng Extreme Gaming. Tsaka hindi biro yung Dragonite din kasi dito ni Old Eleven. And kita mo, ganon sila ka-confident dito na i-first pick na natin to, baka iban pa, hindi pa makalusot. So, kailangan nila at least i-consider yung ganong klaseng tempo ng nilalaro kanina ng Extreme Gaming. Oo, tama ka dyan. So, kumbaga, sinecure lang nila etong isang lane. Kasi nasabi na natin na malakas talaga yung isang Dragonite overall kahit saang lane man ilagay. And Necrod, Abaddon, and DK sa isang Draft? Tapos, kunin pa ulit yung sino nga yung carry nila kanina. How to kill na meron kang Abaddon dito, DK, Necropos. The sustain ng mga hero na to. Tapos, ang kukunat, kailangan nila ng burst na hero. Maybe Puck, I guess, sa mid lane against Necropos. Kasi ngayon yung mga Chinese team nilalaro Necropos, may yung yung mid Necro eh. Oo, sobrang hirap nito. Burst talaga yung tanging pang-counter dito sa heroes na to. Kasi
Hindi ka din pwede mag Batrider. Batrider is one of the best heroes up against Necro. Kaso, may aba doon. Kailangan mo ng burst damage. Pero kung ka naman is a decent hero up against Necro, yun nga lang, malulugi siya kasi, syempre, kung ka lalapit sa creeps and then Necro is there with a third skill, first skill, talagang pang-counter sa mga melee hero. Pero this could be Snapfire mid as well. Sa Snapfire sa mga ginagamit ni Japoy na malakas sa magic damage, tapos hindi niya kailangan lumapit sa creeps kasi meron siya ditong scatter blast to last hit, and then yun nga, range hero up against Necro, possible yun. So uy, maganda to ah, parang steel pick lang din to eh for Extreme Gaming, pero pwedeng mag-draw ranger yung Extreme Gaming dito. Yun yung isa sa mga carries na nakikita kong pwedeng sumabay sa isang Luna Fever. Sa isang Luna at saka sa heroes na Extreme Gaming, nandun yung buff, mabilis mag-push. So possible. Pwede yan. So ang thinking ng LBZS, inalis nila dito yung Morphling. Siyempre mga hardcore carry na din yung tatanggalin nila. So they're expecting na naman na this going to be a Konka offlane na ginawa nila kanina. Di pa natin ma-identify if anong role nga dito ng Snapper, kasi sabi mo nga, pwedeng-pwede itong gamiting mid and talagang legit yung posibilidad na yon. So, inalis nila is Leshrac. Yun na nga, yung mga intelligent hero na kayang boomers talaga. At the same time, Pogna. So, I'm expecting maybe a Puck na matchup against Necropos. Anong tingin mo sa Puck na pick dito for LBZS? Sa akin, okay lang. Kasi Puck with regards with his skills, nandun yung burst damage, silence, tapos first skill, tapos pwedeng magdagon later on, and pwedeng pumunta sa backline, si silence yung Abaddon so that he couldn't help his teammates later on. So, and good thing they banned out itong si Lifestealer, kasi talaga pag si Lifestealer yung nakuha dito na Extreme Gaming, tapos na yung laban, how to kill that Lifestealer, especially if you're up against this Abaddon, Necro, and DK. Talagang mahirapan ka mamili kung sinong papatayin mo dito sa mga heroes na to. Pero, ang maganda naman for LBCS, full pack sila with the magic damage. Pero eto na, rating ulit. Eto na yung sinasabi natin kanina. What more pa kaya kapag dinagdagan pa ng isang hero na makunat at dalawang best mo pa dapat patayin? And kanina kasi talagang masasabi mo uulit talaga pagdating sa pickings dito yung Extreme Gaming. Kadalasan ganun yung mga teams na kapag na-dominate nila yung game, hindi na sila naglalabas pa ng any kind of another strategy. Kumbaga magsistick ulit sila kung saan sila naging, kung saan sila nanalo actually. So, Rich King and DK, yun yung lumabas ulit para dito sa side ng Extreme Gaming. Pero para sa side naman ng LBCS, they went for that Lina. Instead na, yun na nga, burst na kailangan din at least. And yung matchup against Necropos, feeling ko very decent naman yan coming in for LBZS. Pero yun na point out mo kanina is how to kill Extreme lineup sa game na to. Kasi ang killable lang talaga dito, sa totoo lang, May is Hoodwink lang. Oo, si Hoodwink lang talaga. Pero, looking at the draft naman ng LBZS, laning base, masakit. Meron talaga silang capability na talagang hindi makakagalaw yung heroes ng Extreme Gaming eh. Makita mo, lahat sila may disable. Oo. Yep. At saka maganda yung combo dito ng Kun Camerana is just that nandyan yung isang Abaddon dito sa game na to. So basically, kailangan nila ng somebody that could go sa may backline. Sa problema nga lang, wala silang hero na ganun. So basically, parang si Abaddon dito, freely siya makakapag-support na nasa likod lang siya. Kasi walang huhuli sa kanya. And even though mahuli yung isang Abaddon, big problem pa rin kasi meron siyang ultimate. With the duration ng ultimate niya, makakatulong pa siya sa kanyang mga kasama eh. So, talagang ang hirap nito. Pero as long as nananalo naman sa laning phase, I think itong Radiant talagang kaya naman nila eh. I agree. Kasi BKB lang problema, BKB. Pag naka-item na yung BKB, yun din yung nakikita kong way for them to win this fight is to at least dominate the laning phase and then eventually maka-item syempre itong Luna, kasi stack lang naman din kailangan dito, especially ng isang Luna, and very aggressive naman yung Konka and the Lina na hero. So itong dalawa na yan could just easily makapagbigay ng space
Corporal Luna to at least farm his item, di ba? So, again, guys, this is game number 2. Bakbakang extreme pa rin tayo versus LBZS. Na natin kung may extend ng game number 3, nakasmoke yung ating team dito para sa Darsa. Siyempre, pakalala na natin, start run muna dito, May, para sa side ng LBZS. Ayan, Salad with Mirana Detachment, Snapfire, Kagome with the Luna, PP with the Luna, and Molasses with the Kuga. Para naman sa side ng Extreme Gaming, guys, we have direct. Yan, Lu, para sa kanyang Reed King, Paparazzi naman, Necropos, Old 11 para sa kanyang Dragonite, DY para sa kanyang Abaddon, and last but not the first, si Tank, gagamit dyan ng Hoodwink. Aggressive yung ginagawa dito agad para sa side ng Extreme, pero hindi naman ibibigay ng LBZS yung early bugbugan sa game nating ito. Ia-avoid nila yan. So, nakapag-drop sila dito ng wards. Kaya nga lang, tanong kung may idea itong si Molasses na nakapag-drop ng Vision sa gawing nga right side ng Tier 1 Tower yung Tier 1 Light Street. At saka para sa akin, talagang mas magiging aggressive dito yung ano, LBZS eh. Kasi syempre, they have tons of disables, and buti na nga lang hindi sila masyadong aggressive, kasi kung sobrang aggressive nila, talagang aabangan nila left and right. Yep. Side of the bounty rune, especially yun na nga, hindi masyadong makakalaban yung heroes ng extreme. Walang gisingan yan. Oo, kasi talagang hindi ka magigising kapag tinamaan ka ng isang stun, wala na yan eh. Sunod-sunod na yan, unless there's the Abaddon with the apotic shield. Yep. So let's see, tignan natin, dahil nga yung parang arsenal na point out mo doon ng LBZS is kung kaya nila agad makapag-take ng isang hero, kayang-kaya kasi ma-hold ka lang ng isang stand dito. Let's say kahit yung Lucent Beam lang could just easily maging setup eh para sa LSA, something like that, or maybe a cookie. Talagang lahat sila dyan. May have Torrent, Pana, ng Totodo if ever ito ha. Pero both mid laners natin halos na mag-assist dito. Unang ano pa lang, unang sagupaan pa lang, critical na yung mga HP nila. Oo, talagang mahirap din for Necropos to lane up against etong ang si Lina, kasi mas malayo yung range ng Lina eh. Lamang nga lang siya kasi nag-heal siya. So basically yung damage coming from that dragon save, slay, na hi-heal up lang ng isang Necropos. Mm-hmm. Plus, siguro naiinda lang ni, uy PP, masyadong ano, matapo. Kampante siya eh. Kumbaga, once bumitaw ng isang death pulse, yun lang naman din kasi yung parang threat as of now para sa kanya. Then yung right click na lang na pwedeng iba to at least ng Necropos. Pero ano lang yan eh, kumbaga, intimidatan lang yan eh pagdating sa lane. Ikaw, kadalasan napapanood kita, naglalaro ka talaga sa mid lane, di ba? Minsan, talagang takutan lang yan kahit magaka. Hindi mo dapat papakita na threaten ka dun sa kalaban mo. Look at this, yung situation si Paparazzi na yung medyo namamaga. Oo. Pero at the same time, ang problema kasi kapag masyado mo din tinapangan, sometimes na-underestimate mo yung capability ng kapat mo. Oo. Mm. So, yun din yung kailangan mong iwasan na masyado kang maging kampate sa mid. Kasi, padalos-dalos. Oo. Especially right now, eto, pwedeng abusuin to ni PP na si Paparazzi nadugo. And since, ayan, duguan yung isang Necropos, hindi siya makakalapit sa lane, and that would be a win situation para sa isang Lina na ganito, tatayuan nila yung isang Necropos sa mid lane. Kasi nga, nadugo ka eh. Wala kang gagawin dyan sa gitna, kundi mag-play safe. And yun nga, nakikita natin na hindi siya basta-basta makakalapit sa creep wave. Yup, and makukuha pa siya doon ng water rune, and at the same time may mango to repel his mana. Etong Lina, talagang yung pang-zone out na ginagawa niya dito against Necropos, talagang naandon. So, pagdating naman sa lasitan, at least kahit sabihin natin na ganun yung nangyari, hindi kinontrol, napansin ko is, nilalasit talaga ng Lina as much as possible, nira-right-click niya ng nira-right-click yung creeps. Kaya nagkakaroon ng pagkakataon itong Necropos na malastic yung creep wave doon na sa tower. Kasi kung talagang totally gusto niyang bulihin dito, feeling ko hindi niya dapat lastitin or at least half HP pa lang ng creep wave niya, dinidenay niya na, di ba? Oo. So, so far, he's doing good naman, which is okay, pero teka lang. Ito. Medyo. Made-detachment ka talaga dyan, literal, once mahuli ka dyan. Pero okay naman, given na Dragonite is melee hero, talagang yung Dragon Breath niya lang yung pwede niyang iba to dyan at least. Pero ito ha, PP, may mangga to, kaya gusto niya talagang i-pressure. And looks like madadali niya to. Kaso may nagtitipi naman na
And D.Y. yung susuporta with that apotic shield with a little bit of miscoil. So, PP talagang wala siyang planong bigyan ng breathing room etong Necropos. Pero good thing na lang at magro-roti doon yung support help. Oo, pero mahirap pa rin yun eh. Especially Abaddon, kailangan na kailangan ka sa top lane. Lalong-lalo na nakakapag-farm na ma-isecune ka. Uh-huh. Mirana pa yung kasama sa lane. Meaning to say, talagang mabubuli out yung isang rating dahil nga wala siyang Abaddon sa may taas. Mm. And talagang, uy, na-detachment yun na. Na-detach na talaga yung kaluluwa niya sa katawan niya doon that time. Di natin nakita, pero all 11 of lane hero, core hero, makakapag-take ng first blood. And syempre, May, that first blood is brought to us by yan, PNX Bet. Gamitin yung code natin, LuponWX upon registering, mga kaibigan. And what kalimutan, bet responsibly. At kung meron kayong mga katanungan, guys, PM lang po kayo sa Kuya Nick's page. Yes, tama kayo dyan. Ang dami nating varieties ng sports, esports, kahit anong kategory gusto nyo, online casino, guys. Pero syempre, yun na nga. Hashtag bet responsibly. Kumbaga, pampainit lang, pampakilig sa mga games. And araw-araw tayo, May, talagang may live Dota action, mapa-Europe, mapa-China. Co-cover natin yan para sa mga books natin. Nakapangan nyo, guys. One way to at least know the schedule is punta kayo sa Liquipedia. Everyday, nagbabato kami ng schedule, guys. Oo. Dito sa ating page. Punta nyo dito, Kuya Nick's page. Yes. Para alam ninyo yung mangyayari araw-araw, yung mga laro na upcoming. Ayan, para pag medyo gusto niyo naman advance, ayan, nandiyan yung ating Liquipedia. And pwede nyo tignan lahat ng regions dyan, guys. Yung mga favorite teams ninyo. Sa kadalasan, nakikita ako sa comment section, may laro po ba yung T1? Kailan po laro ng Polaris, mga ganong team? And isa din, siguro pangatlong tip ko na sa inyo to, guys, is ilike nyo, syempre, yung mga pages ng paborito ninyong teams para always kayong updated sa sinusubaybayan yung mga paboritong kupunan. Ito, muntik na naman, detachment, pero buti na lang nakapag-bunny hop mga tropa itong snapper. So, hindi mamamatay detachment. Kaya lang, yung Luna, May, is umuwi muna siya dito dahil talagang sobrang grabe yung nagawang pressure. And pagdating dito sa LBCS, medyo nagsasuffer ha, yung Luna in terms of laning phase. So, kailangan nila itong punan ng at least pambawi. Kumbaga, stack mo na yung neutrals. Oo. Sobrang nahihirapan yung Luna kung makikita mo sa lahat ng cores. Mm-hmm. Ay, yung talagang least yung last hit. Pero, oy, pwede ma-burst ko ha. Posible talaga dahil nakasetup na yung Reaper and just like that. Extreme. Makakadalawa sila dito ng kill. Though Hoodwink yung nakakuha ng kill na yun. Pero, sayang ano, hindi siya pasok. So, Reaper site sana. Oh, para sayang. Nagdag stack para dito sa Necropos. Oo, pero okay na yun. Kasi masyado na magara din si Lina eh. Kasi he knows na lamang siya sa late. So talagang kanina pa, kahit game number one, ganito din yung nangyayari kay Paparazzi. But he knows how to chase itong isang Lina dyan sa may lane. At saka natutulungan siya. And speaking of, itong si Paparazzi, ayan, nabigyan. At dumalaw na rin yung isang Mirana dyan sa may gitna. And easy tip yun para dito kay Salad. Bumawi rin naman ng tip itong Necropos. So, nakapiso at least kahit pa paano itong LBZS na miss ng unang tikim nila yon. And after na, na yung setup, kumonekta yan with that arrow after no paangat. And now, Lou, wala tong ano eh, reincarnation pa. So, now, so talagang easy kill. Ganda ng bawi dito ng LBZS naman. May is na takedown nila. Yung Necropos kani-kanina lang. And then, all of a sudden, Mirana, making it work para side ng LBZS, delivering the goods. At saka kasi, this is like classic na combination eh. Kunka tsaka Mirana. Uh-huh. Kung kanina hinahanap mo yung Mirana and Shadow Demon na combination, ngayon, ang gusto nila ibigay, itong si Kunka and Mirana. And parating yep. Ito may tito ko, kung nanood kayo ng Galaxy Gamers, Boom Esports, isa to sa mga combination na parating nilang pinapakita sa atin eh. X-Mark into Arrow. Nandun talaga yung combination kapag good lang yung timing nun. Talagang tatama talaga eh. If you want to prevent that combination, talagang dapat na si Abaddon nasa likod ng mga cores mo. Kung hindi, talagang delicates talaga yung setup na yan. Kaya i-combo. Oo. Tatama ang expect mo na after that arrow, may torrent na follow up yan and then go ship na nakasunod if ever. So now, ginive up na actually ng LBZS itong lane nila sa bottom.
wala nang pakialam dito yung Luna, mapupush na yan dito ng isang Dragonite kasama dito yung Hoodwing. So si Detachment, sinamantala niya na lang yung pagkakataon, kumuha ng experience, pero hero ang iti-takedown dito ni Tank. Hindi siya nag-give up doon, alam niya na magana etong ang Snapfire, pero ganti naman ng api, Dragonite naman doon yung nabigla. So now, i-deny ni PP, walang sahod bonanza para sa side ng Extreme. Parang napaganda pa actually dahil they managed to take down itong Dragonite nakapag deny pa yung LBCS May. Oo. So, tingin ko naman dito kay Lulu, yan, magta-try siya mag-uwas dito since he knows na, ayan, Kunkka, nag-TP sa bottom lane, Nina as well, so there's no threat sa ngayon para sa kanya. Pero look at the damage, full HP yun nung lumapit siya. And now, papasag na, sobrang sulit ng kanyang armies skeleton dito. Yes, the skeletons. Sobrang bilis ng damage. Pero still ah, itong Dragonite, nag-TP pa rin sa bottom lane. I'm expecting na si DK would TP on top lane and then magpapalit na sila ng isang rating. But I think masyado pang maaga for rating to lane on the bottom lane. Kasi usually, ganun talaga. And siguro, ito yung gusto nilang gawin, i-take down yung tower dito sa top. Pero ah, sobrang kampante ni Lu, talagang committed na siya to take this tower. And as of now, meron naman na siyang reincarnation, pero where's the setup? Makakapag-deny na naman ni if ever ng tower. Oo, itong LBZS. And na-point out mo kanina yung Dragonite na dapat in-expect mo magpapalit na. Feeling ko kasi nag-recta armlet dito yung Red King. So wala siyang boots. Kumbaga parang yun na lang siguro yung kinonsider niya, I guess. And napakayaman pa rin yung DK, although namatay siya dito kanina sa bottom lane. Siya pa rin yung top net. Oh, look at him. 5,100 gold yung pera niya. Oh, walang pressure kasi dyan sa bay bottom lane. Eh. Imagine, nakita naman natin kung paano nabugbog. Itong si Snapfire, itong si Luna sa bot. And speaking of Luna, look at his net worth. Pang huli, and Raid King, let's say naman na si Raid King, ganun din, medyo nahirapan sa lane, kaso nice Laguna Blade set up with a Lucent Beam, and good thing, kago may yung makakakuha nung kill na yun, kumbaga pambawi at least dun sa nakukulangan niyang network, and they're not done because Mirana and Kunkka pinasok nila dito, at nakakita sila ng stack, so easy makukuha especially ng isang Kunkka to na nadamay na yung neutrals. Nakuha pa sila ng dalawang solid kill na pagdating sa supports dito ng Extreme Gaming. Plus Torre as well. At saka tingin ko naman both of the carries dito ng both teams talagang makakabawi ka agad eh. And speaking of both, ito literal labang ka. Both talaga yan. So Necropos, kain na kain niya doon yung talsik mong lumalaway coming from Snapfire with that kisses doon sa backlines. And after taking one kill once again, mukhang mako-convert na naman to main ng LBZS into an objective. Doon nandun yung fortification and there's no creep wave at this point. Wala nila yung tayin yan. Apat na players dito. Hindi si Dido na silang mag-push ng tower. Sumusumpit sa likuran. Etong ang Hoodwink at least. Pero nandun yung regeneration PP and ayaw nila. Siyempre ibigay yung tier 1 tower dito sa gitna. So 6-3 yung scoreline. Palitan ng less than 1 na kalamangan para dito sa side ng Extreme. Kung advantage nila dito is hindi ganun totally mayaman itong Luna, kaya pagdating sa pagdating man sa kills ahead sila, pero sa network Extreme naman dito yung medyo lumalamang pagdating sa mga core heroes nila. Oo, ganito din yung nangyari kanina nung game number 1 eh. Mm-hmm. Lumalamang sa kills itong LBZS, kaso hindi nila alam kung paano nila i-end yung game. But I think this time yung heroes sila hindi na ticking time bomb. Until late game, nag-i-scale pa rin yung tatlong cores nila as well as yung kanilang mga support. So, goods yun. And for Extreme Gaming naman, talagang medyo mahirap tong heroes nila kapag hindi sila lumamang na sobra kapag early game eh. Mm-hmm. And kailangan, as much as possible, nakakakuha sila ng towers, choke out yung kalaban nila. Dahil nga, this is still Luna. Luna is a hero na kahit baugin mo sa isang lane, talagang makakabawi yan kapag nabigyan ng proper space eh. Like, kahit mapabiyaan mo lang yan ng 10 minutes, 5 minutes, talagang makikita mo sobrang progressing ng item eh. Lalo-lalo na kapag tumaas yung level, nandun na yung damage, mas mabilis ka pa mag-clear out yung neutral creep waves na mapaparm niya. So, talagang ine-expect ko kapag napabayaan yan, talagang makakapag-farm. Si Luna, makakagawi. With a torrent, kaso lang, delikato ka dyan kung ka, ipapop niya na lang dito yung shipping viewers. The health, this is a 4 versus 1. And looking at the minimap, ni isang hero dito, walang malapit para sa isang Kunkka. Medyo early na Reaper set once again para sa Necropos. Very excited siya dito, although parang sure dead naman na dito yung Kunkka. Pero just to make sure na may ma-hold
nila agad, hindi na tumagal yung buhay ng Kuka, binitaw niya na agad yung Reaper, so good kill yun. At least na-manage nilang ma-take down yung Kuka. Oh, medyo makunat din kasi si Kuka with the boat eh. So, talagang iniisip na lang dito ng Necropos, okay, burst na lang natin. Though, para din kasi kung ako, sa tingin ko lang, para kasing mababurst na eh. Mm. Kasi medyo, yun na yun eh. Na pwede mong i-delay ng at least isang segundo yung Reaper mo and then last hit mo na, di ba? Iniisip kasi nila baka pa may backup. Ng backup. Yan, very nice. Baka makuki pa. Mm. So, talagang i-sure ball na lang talaga na kahit hindi makuha yung kill, okay lang. I mean, hindi makuha yung Reaper site na charge, okay lang at least hindi makaligtas yung kalaban. So, kasi malapit na sila eh, malalim na sila eh. And then may second tower and possible mag-TP pa yung LBCS. And ito may, na-break na nila yung smoke. Alam nyo na walang dragon form and Reaper site. So, ito yung pagkakataon at least butas para mag-take ng pick-off. Kaya nga lang, na-anticipate yun ng Extreme Gaming. And ayaw naman nilang i-approach yung high ground because they don't know kung nasan din dito yung Dragonite and Necropos. Kasi as of now, nasa may left side sila ng jungle. And looking at the minimap, there's no vision for LBZS. So talagang deadly. Wala silang idea na kung sino yung tao din doon sa taas. And at the same time, wala din silang wards. Pagdating kasi sa vision, more on defensive yung ginawa dito ng LBZS. Oo. Kasi alam nila na mahirap si Luna. That is why yung warding spot nila, kung makikita mo, not nasa area we're in kung saan magpa-farm yung isang Luna. Yep. Yung kanina naman na ina-expect natin na i-deny, ayan, ng LBZS, ayan, deny na. Pero, hindi nila deny kanina kahit possible na siyang i-deny kasi nga, hindi pa pwede na ma-push out itong tower sa top lane kasi nga, dyan nagpa-farm si Luna eh. So, kapag nagkaroon ng, for example, smoke, play. Another way yun, no? So, LBZS, hindi nila deny yun in order for them na at least kahit papano makapag-TP dyan sa may first tower or second tower. Para hindi sila mag-back up dito sa may triangle kasi dun yung farming spot ng isang Luna. So, ngayon, na-realize na nila na okay, hindi na mababasag na din naman to eventually. Hindi na worth it. Hindi na worth it na i-keep up. And I think si Luna, okay-okay naman na din yung item in order na makasurvive sa initial na pag-a-attempt ng Extreme Gaming if ever na pumunta sila doon sa may triangle. Yup, grabe na point out mo. Sobrang small detail pero ang laki ng difference. Kumbaga, no? Kasi isa yan sa mga entrance eh. Pag nabasag na yung tier 1, dalawa na yung way mo para mapasok at least yung jungle na yan. Pero hindi naman daw ginawa doon ng Extreme and well played nga, hindi na worth it para i-keep pa yung tower na yun. So, dininay naman nila. Tinry na hoodwink at least i-push. Pero dalawang tori na actually yung na didinay sa mukha dito ng LBZS una kanina sa bottom lane and now dito sa top lane. So wala talagang pera pero mukhang same result, same position, nausog lang ng onte and molasses. Sunog siya sa apoy dito. Doon may cookie. Hold 11. Ito na yung kagandahan kasi nung bukod sa nalalason ka na ng dragon, nasusunog ka pa because of the shard. Yes, so yun ang sabi ko kanina, di ba? Na parang ang ganda ka talaga kay DK ng kanyang additional na skill kasi hindi lang mapapabilis yung farming niya. Nakakatulong din talaga siya sa team fight eh. And once nakuha niya kasi talaga yung blink dagger niya, talagang sobrang sulit ng lahat ng damage na ibabato ni DK nandun eh. DPS coming from his ulti, yung shard niya, and now, eto yung mahirap. Paano mo pipigilan yung siege na itong mga heroes na to? Especially sobrang daming sustain, makukunat, at ang hirap patayin. So, kailangan mo na napakaraming item. Mainly, I think Eye of Skadi is a good item up against sa heroes ng Extreme Gaming. Kasi, usually kapag makukunat yung heroes, aside from Spirit Vessel, Eye of Skadi is decent item, kumbaga. X-mark na lang. Tap delikado. May follow-up pa na pana. No chance. Mirana. Dito ni Salad and Hoodwink yung mabibigyan doon na sila, pumutrip sila doon ng raccoon, May. Oo. Siyempre, sabi nga natin kanina yung combination ng Kuka plus the other heroes dito ng LBZS, sobrang deadly talaga. If you don't have BKB or any sort of like Yule Scepter, kahit kasi mag-Yule Scepter ka dito, I think para magiging setup pa rin yun for the side of LBZS na iba to yung kanilang mga skills eh. Yung mga disables nila. So, maybe BKB talaga yung pinaka the best way
na maiwasan mo yung chain stand dito ng kalaban. Or, Abaddon, sa backlines, talagang ganun. Eto, status resistance din. And then, pampakunat talaga para kay Necropos. Pero, hindi natin masyado nakikita gumagalaw yung isang Necropos kasi hindi naman designed yung hero niya to move around. Kasi, para lang din tong Viper. Talagang passive sa lane unless magkaroon ng team fight. Ang strength nito ay sama-sama sa team fight. And speaking of sama-sama, gusto na nilang mag-try ng mag-attempt dito na mag-take ng Roshan Extreme kasi kita nila dito Desolator yung next item build ng isang Red King. So before pa sila maunahan, uunahan na nila dito pero magaganap yung team fight, guys. Xmar coming in para dito sa Kuka, masakit yung apoy, hindi sila pwede mag-stay diyan. And yung Roshan, na ando na si DY ah. At least, paano nila to didiscartehan? They don't have, big spell, kundi shipping fee lang dito. Unlike dito para side ng Extreme na kaya nilang pumalagi. Ito na, ibibitaw na nga agad-agad. Pero nandun, Ghost Shroud, nice Laguna Blade din naman. Coming in para dito kay Pipi. They managed to take down Necropos, buyback immediately. Pero Necropos, kailangan niyang bilisan. At least, Red King nakakabuhay lang. May reincarnation, they managed to take down Luna na walang buyback. Sulit to, and pwede nilang kunin ngayon yung Aegis of the Immortal. LBCS, promising nung team fight, patay mo yung Red King, pero mayroong next buhay, na-force mo yung buyback, pero ito, sacrifice yung Aegis of the Immortal. Oo, grabe, medyo risky yung attempt ng, Rajan, kakunin yung Roshan, even without any sort of pick-off. Tingin ko, kung kumuha muna sila ng pick-off. Before sila nag-Roshan, kaya eh. Kasi syempre may burst naman sila. Nandun yung ultimate ni Yelena. Lahat ng skill nila pang burst eh. Tapos yung ginawa nila, nag-attempt sila ng Roshan talaga sila dun. Sumugal sila. Nag-all-in sila dun. Medyo risky yun kasi isipin mo, wala kang na-pick-off, tapos mag-Roshan ka ng ganun-ganun na lang. And nabasa ka agad na Extreme Gaming yung mga ganong style eh. Kasi makikita mo, walang nagpapakita sa mapa. Yep. And it takes like 5 heroes ng LVCS sa may Roshan. Abaddon nga lang eh. Abaddon lang yung nag-check ng perimeter. Kumbaga, in-ignore nila yung Abaddon. Nagkaroon na sila ng info. Ah, hindi pa nila to agad-agad makukuha. And then, zone out sila nung apoy dito ng Dragonite. Ang ganda nung setup actually. Pitas mo agad din yung Knight. Kaso, may buyback din naman siya agad doon. Napatay din nila yung Red King. Kaso nga, yung mga heroes kasi na to, you have to at least commit lahat ng mga spells mo dyan para lang makapag-takedown ka. And dalawang beses mo dapat patayin itong Red King ni Lu. Yun nga, yun yung problema dun eh. Parang kung makikita mo yung heroes na LBZS, ang daming taga-absorb ng kanilang ng skills nila. Imagine mo kapag wala ka ng skills. Na-absorb na ni Abaddon, na-absorb na isang Red King sa una nilang mga buhay. Talagang wala ka ng ibabato eh. So, kailangan si Luna dito mag-step up, magkaroon ng napakaraming item in order talaga na kahit wala na kayong skills, wala nang skills yung mga kasama mo, kayang-kaya mong pagra-right-clickin yung mga ulo na Extreme Gaming. Kasi, if not, talagang ang hirap. Itong lineup na to, sobrang hirap pigilan ng pagpupush eh. Ito na, speaking of pagpo-push, naka-X-Mark ko lang yung Kuka sa sarili niya, na-force out kami nga para dito kay PP, yung kanyang BKB, pero yun lang, isang Ghost Shroud lang, Death Pulse, Buhay, plus Miss Call, then nandun na din yung Apotic Shield, na Aegis of Immortal pa tong, si Paparazzi, and as of now kasi, you're right, kailangan pa ng talagang tamang solid items para dito sa Luna, pero if you look at the clock, nasa 22 minutes pa lang tayo, gantong oras, hindi pa ito yung time for Luna to fight. Kailangan gantong oras, nagpo-form pa rin siya, pero looking at Extreme, dalawang objective agad yung na-take nila dito sa bottom and dito din sa middle lane. So now, di mo na, kung ikaw dito yung Extreme, di mo na para paabutin ano sa championship round dito yung Luna, pero tignan natin kung mako-cut off guard nila. LBZS slowly creeping in sa side dito ng Extreme. Buti nakaramdam ha itong si Tank, pero Dragonite siya ba yung magiging target? Nakamulay shadow sila, pero they have detection, nakapag-blink out. Andun nga lang yung setup, BKB has been used for round 11, wala siyang Dragon 4, pero lalaban sila. Look at that, ang sakit na mag-agot dito yung tatlong players, pero Dragonite, blink out, nandun yung Miss Call, PP mag-ahabol, ito na, nag-Dragon form na, and now tatama yung Dragon Tail, and hindi pwedeng lina. Yung mapitas nila agad dyan, nasumpit siya doon ng Hoodwing, pero mag-ahabol pa sila dito, Paparazzi, he has blink.
Yes, so go shroud para i-slow at least itong kupunan ng LBZS. Ito na yung BKB coming in para kay PP, pero tatamang stun. Triple flip na yung ginawa doon ng Mirana. Uy. Pero ito na yung paapoy ng Dragonite. Dragon's Blade is there as well. Detachment, may magic wand. Tatamang scatter blast. Papasok na sila dito. And look at that Reaper. Nice one to kill that Mirana. Minus one, available daw yung buyback. Pero extreme, gusto nyo to. You want this. And I'ma give it to you. Oh. At kita natin doon, grabe yung DK, sobrang kunat eh. Hindi mo talaga basta-basta mapapatay yung isang Dragonite, especially meron siyang BKB and nagabol. At gusto ko yung, alam mo yun, yung map awareness dito na extreme. Kasi kung makikita mo, limang heroes yun eh. Ng LBCS, once na na-disable ka, talagang suntukan na eh. Wala nang gisingan eh. Pero with the DK, na sobrang... DK yun eh. Ang bilis niyang mag-react, kaya pa yung unang nakapag-stun sa Lina, even with the Moonlight. And I mean, they have detection daw sa map na yon. So, nakapag-react agad si Old Eleven. Kasi may shot, may ano eh, may sentry ward sa harap niya mismo. Baga nag-antay lang talaga siya. Mm-hmm. Oo. At saka ito yung mahirap kapag may tower pa. Sa tier 1 tower pa, kung yes. saan ka pupunta. Kasi talagang... makaka-back up yung kasama easily. So, kaya pala, nagpapabait lang si Old Eleven kasi he knows na, okay, nandito kayo, so what? Meron naman ako BKB, maunat ako. BKB, yes. Tanging BKB lang talaga yung counter dito sa heroes ng ano yan. Unless, yun nga, magkaroon ng right click damage si Lina and Luna as well as si Kunka. Which is possible naman kasi ito yung mga heroes na pwedeng mag-right clicker talaga until late game. Hindi, so, kailangan na nilang part them. Aganim Scepter ng Dragonite. There's a saying na once you go black, you never go back. So meron tayong black dragon dito guys if ever. So, ay, ay, ay. 3K gold advantage. LBZS, if you look at their lineup, kaya eh. Pwedeng mag silver edge nga actually nung Luna, di ba? Ang gugus niya, may kakibat naman na nadidalus yon yung spirit vessel dito nung Kunka. Kaya mong i-take down yung Dragonite, pero hindi pa gantong oras. Hindi pa sa oras na to. Kailangan mo pa mag-farm pa na mag-farm. Oo, napakahirap nga niyan, pero tingnan natin si Moon. Lalaban sila dito, sure ba sila? Sa gagawin nilang ito, Papa Razzy, tingnan natin siya magiging target, Loose and Beam, X-Mark setup, Go Shark, pero your stepper to delay. At least, nandun yung Kisses, Eclipse of an Angel, Eclipse of the Heart, sa likuran Hoodwink, reshot siya doon, nakasumpit siya ng player, pero ito na yung mga BKBs and Luna, hindi pa ganun kasulido yung damage, and Red Fire Blast, sabay hambalos sa mukha. Dito and mamamatay siya dyan kapalit ng necropop and hindi pa to tapos because yung Kunka matitake down din and tank! Grabe siya yung mga nakakuha ng solid kills dito sa side ng LBZS and that smoke! Tingin mo worth it ba yun, Nami? Di talaga worth it yun kahit sabihin natin napatay nila yung necropop that is 2 cores down para sa kanila and possible pa ma-force out yung buyback dito ni Luna if ano? Ever and na mabilis to ha? Want yeah, to defend this top Dragon okay. form, Old Eleven, catapult, nagpo-push lang doon sa tier 3. And tignan mo naman yung DK, who's gonna stop me? No one, and PP falling down as well, parang London Bridge dyan, and they can just easily push this high ground. Kinakatok na mga boss ng extreme yung tarangkahan ng LBZS, and if you're LBZS, wala, there's nothing you can do about this. Even though wala yung necropos, oh, tignan mo naman, wala talaga. So, makakapag-push sila dito easily. Hindi naman maghahabol yung LBZS kagaya nung ginawa nila. Patida, wala nang dragon form yan and wala rin silang necropos pero masyadong ano, risky na masyado and after that smoke, nabutasan tuloy sila main ng high ground dito. Kasi feeling ko mga Chinese game, mga Chinese team, given na Parosian is up, hindi pa yan mag-approach ng high ground eh. Pwedeng mag-lane lang muna sila, defend the lanes and then farm konti tapos kung gusto talaga nilang pumalag, contest the rush. Pero sa ginawa doon ng LBZS, nag-smoke sila and yun na nga, nag-feel sila after that. Saka I think every time may Dragon Form, palag-palag na yung ano eh, Extreme Gaming eh. Grabe kasi yung sustain nila, yun na nga, ang daming absorbent eh. Ng, isipin mo, iba to nila lahat ng skills. Pag naubos yung mga skills dito na LBZS, tapos na eh. Wala na. At the same time, mayroon na mga BKB yung mga cores. Sabihin natin, mapatay nila si Paparazzi. Who cares? As long as buhay yung si Old Eleven at saka yung talagang gustong lumaban ng LBZS dito. Tignan mo naman. Depends on nila yung tier 2 tower. Paano? Maa-avoid pa yan last minute, last second ni Tank. Moonlight Shadow sila. Let's see kung paano initiation. Old Eleven, umatagos na to because of the
Aghanim Scepter. Ito na yung initiation. Look at this. There's no chance for Luna to at least react. And now, Mirana, uy! Yung mga lip mo, pare ko, uy! Tabingi! Mamamatay din siya dyan. Immediate buyback coming in para dito kay Kagome. Mayroon pa naman siyang at least kakayaan to fight. Pero tingnan mo naman yung patience extreme. Ayaw nilang i-force yung issue. Ito lang naman yung gusto namin kunin. Take 2 tower. Pero bakit gusto nyo to meme fight? Makabag po sila dito. This is a 4 versus 5 and old 11. He wants Luna. So bad. And hindi na naman magigising. Wala kang any kind of thing like our hero na meron kaming Abaddon. Yes, nakuki siya doon. Pero kapag BKB ba siya sa dalawang buhay niya doon? Caught off guard siya parati. DK talaga yung stun ni DK. Yeah. Sobrang tagal eh. Yung duration na yun, papasok na naman sila. Cookie, nandun salong-salong nila yung apoy. And I guess that's it. Hindi na nila pinaabot dun sa championship round para sa Luna na makapag-form. And walang buyback yung Luna. That's a dieback para sa kanya. Mega creeps incoming. GG na lang talaga yung kulang dito. And extreme may talagang grabe yung performance nila. Both games, 30 minutes, ano? Tama ba? Oo. Nakapapatayin yung heroes dito ng XP. Yun lang, ha? Ang daming sustain eh. Ang daming sustain. Talaga sobrang counter sa heroes ng LBZS. They do have a lot of magic damage. Nandun yung burst. Pero isang BKB lang yung heroes nila eh. Talagang pag kinombo mo, tapos nakapagpapa ng BKB, wala ka ng ibabato. Yup. Yung rating hindi pa sa pad. Kung wala late, na. Oh. Kung napaabot talaga tanong late game, maniniwala ka talaga. Kasi Lina can just, kumbaga convert into a right clicker. Luna, kaya. With the satanic, maybe butterfly scuddy, kaya. Pero, gantong oras, 25 minutes onwards hanggang 35. Extend na natin, natapos yung game ng 30. Pero kahit sabihin natin, umabot hanggang 35, 37, kailangan mag-firm pa rin talaga. Tama. Hindi pa rin sapat yung item. At saka, ulang. Nakita natin na nalugi yung Luna. So, siguro, if hindi siya nalugit sa laning phase, okay lang eh. Pwede si Luna na makapag-item ng mas maigi, ng mas maayos. Mm. Pero, nakita kasi natin na nag-struggle siya sa early game. So, talagang yung heroes dito na extreme gaming, ang aga mag-online, ang hirap patayin, plus yung DK nanalo sa laning phase. And, walang nakakapigil kay Dragonite on this game eh. Siya lang minamama niya lahat ng heroes ng LBZS. Yep. Alam niya na sa likod lang yung isang Abaddon plus meron na siyang BKB to work with plus yun ang Black Dragon na mas lalo pa siyang kukunat. So, yun ang mobility na rate. Ano, 'di ba? Kita mo naman kanina dun sa top lane. Tumatagos na lang siya sa punuan eh sa mga clip. Kaya talagang pag nag-initiate, sobrang bomba, no. Pero yun na nga, guys. Extreme Gaming. Walang kahirap-hirap na i-2-0 itong LBZS. And as of now, LBZS, wala pa rin silang pinapanalo sa Division 1. And mahirap yan, you're starting 4. And pagka lowest 2 ka pa naman, bottom 2 ka pa naman dito, malalaglag ka sa Division 2, di ba? So talaga kailangan nilang pagplanuhan maigi. Maybe at least galingan, husayan sa mga upcoming games nila, pero Extreme Gaming pinatunayan nila dito. Nasa amin si Papa Razzy, nasa amin si Old 11, DY, mga pro players na talagang top tier pagdating dito sa Chinese region. And na pala, flex mo naman! May, yung ating pa-summer edition dyan ng The Armory. And guys, meron tayo. Ngayon, check it out nyo yung ating merch na The Armory. And i-model mo daw. Dali na, suot mo eh. I-flex mo lang. Yan. Pwede na. Tayo na picture. Ayan. Guys, alam niyo na, check out The Armory. Meron tayong bagong merch. Nakakalabas lang today. Yung summer collection natin, mga kaibigan. Check out sa FB and Shopee.com / The Armory or sa app niyo na Shopee, guys. Search niyo lang The Armory. And syempre, have the energy and focus to be legendary. Level up with your Enervon Active today. It has all the essential ingredients, including vitamin C, D, zinc, and more. So more than immunity, you can get energy and mental focus from your favorite vitamin. # Enervon Active. So without further ado, kami ni Ate Mo May, ang apelido ay? Gani. Yeah, May Gani eh, magpa-bounce na. So stay tuned. Hindi pa dito nagtatapos yung ating live Dota Action. Yung mga na-cancel na games kahapon, guys,
Yan, update lang, itutuloy mamaya, especially yung mga NA Europe Games. So stay tuned, dyan lamang kayo. Always support local casting. Magbabalik kami. Promise, dagger out. Sheesh!